Well, isa po dun sa ginagawa natin para sa darating na eleksyon, dahil po tayo ay we were deputized by the COMELEC. Tutulong po tayo sa kampanya natin na mapanatiling mapayapa at walang gulo po yung ating eleksyon. So we are doing everything. Kasama na rin po dyan yung pagbuwag natin ng mga private armed groups, no? Dahil nakita naman po natin na kapag walang mga private armed groups ay nagiging very peaceful, orderly yung election, yung halalan. Doon po sa experience po namin, for example, doon sa Marawi nung ako po ay brigade commander noon, nung na-control po natin yung mga firearms, no? Yung pagdadala ng mga baril ng mga kandidato or kahit na hindi po mga kandidato, yung mga private armed groups or kahit na rin para yung ibang mga hindi authorized na mga tao, ay nung kinontrol natin yung firearms, naging very peaceful and orderly yung elections. Sir, follow-up lang po. How many areas were identified as areas of immediate concern po? Well, sa ngayon, wala pa kaming information. Magkakaroon po kami ng mga conferences with COMELEC. Kasama natin yung Philippine National Police and of course the Armed Forces.